our topic for today is salvation or kaligtasan. Yan. So, maganda tong topic natin today. Actually, the verse na the last time that we vlogged is the same verse din ngayon. So, it's Genesis chapter 6, verse 5 to 22. So, it's Genesis chapter 6, verse 5 to 22. I'll show you. Ito, mahaba to ulit. The same as the other topic that we had. No? So, it's here. Kita ba? So, now the Lord observed the extent of the people's wickedness, and he saw that all the thoughts were consistently and totally evil. So the Lord was sorry he had ever made them. It broke his heart, and the Lord said, I will completely wipe out this human race that I have created. Yes, I will destroy all the animals and birds too. I'm sorry I ever made them. But Noah found favor with the Lord. This is the history of Noah and his family. Noah was a righteous man and the only blameless man living on earth at that time. He consistently followed God's will and enjoyed close relationship with him. Noah had 3 sons. Yeah, that's natin, no? Noah has 3 sons, Shem, Ham, and Japheth. Now the earth had become corrupt in God's sight, and it was filled with violence. God observed all this corruption in the world, and he saw the violence and depravity everywhere. So God said to Noah, I have decided to destroy all living creatures, for the earth is filled with violence because of them. Yes, I will wipe them all from the face of the earth. Make a boat from the resinous wood and seal it with tar inside and out. Then construct a deck. Yeah, taas na ba? Okay. Kita ba? Install throughout its interior. Yeah. Ngayon yung binabasa ko. Sorry. Yung binabasa ko yung naano ng hangin. Okay. Asan na tayo? Yan. Make an opening all the way around the boat, 18 inches below the roof. Then put the 3 decks inside. Make it 450 long and 70 feet wide and 45 feet high. Construct an opening all the way around the boat, 18 inches below the roof. Then put 3 decks inside the boat, bottom, middle, and upper. Kita ba? Kita. Okay. Bottom, middle, and upper. No? And put a door in the side. Look, I'm about to cover the earth with flood that will destroy every living things. Everything on earth will die. But I solemnly swear to keep you safe in the boat. With your wife and your sons and the wives and their wives, bring a pair of every kind of... Yan, hinangin. Every kind of... animals. A male and a female into the boat with you to keep them alive during the flood. Pairs of each kind of birds and each kind of animals, large and small alike, will come to you to keep alive. And remember, take enough food for your family and for all the animals. So Noah did everything exactly as God had commanded him. Yeah. So yun yung verse natin, medyo mahaba. Yan, kita pa ba? So there. Let's proceed with our main topic, no? Yung salvation or kaligtasan. The account of Noah should take us beyond the image of the cuddly animals in a big boat. It is a graphic tale of evil judgment and destruction. Ang salaysay tungkol kay Noah ay dapat na magdadala sa atin ng higit pa sa larawan ng mga hayop na cuddly sa isang malaking bangka.
Ito ay isang graphic na kwento ng masamang paghatol at pagkawasak. Yan. So isa tong kwento, no, sa paghatol at pagkawasak. Bakit ba nagkaroon ng judgment, no? That time ba't nagkaroon ng judgment na kailangan na naghatol na ang Panginoon na lunudin na, no, ang buong sangkatauhan. Lahat mamamatay, no? Ang story na to, the story begins with God's judgment of humankind depravity. The flood pictures both the relentless of God's wrath against all sins as well as humankind thundering in its own wickedness. Ang kwento ay nagsimula sa paghatol ng Diyos sa kasamaan ng sangkatauhan. Yan. Sobrang sama na kasi, so nainis na talaga siya. Sobrang napuno na ang Panginoon. Ang baha ay parehong naglalarawan sa walang humpay na puot ng Diyos laban sa lahat ng kasalanan. Gayun din ang sangkatauhan na dumadaloy sa sarili nitong kasamaan. So, puro ano, sobrang galit ni God kasi matitigas ang ulo, hindi nakikinig. Puro na lang kasalanan, no? Tapos ang yun na yung ginagawa ng buong sangkatauhan. So, nung napuno si God, anong ginawa niya, no? Nagbigay siya ng parusa sa mga tao. At si Noah lang yung nakita niyang medyo righteous man that time. Kaya yung pamilya niya yung sinalba. So, the ark provided by God through Noah's obedient faith, yan, becomes a striking illustration of God's gracious salvation. Diba? Although, that time, talagang totally, sobrang galit ni God. Ah, wala. Sobrang ano sila, sobra silang makasalanan, wawasakin ko ang mundo. Sabi niya kanina, verse, I'm sorry I ever have made them. Diba? Parang yung tagapaglikha natin, ang Panginoon natin. Nagsisisi na siya, bakit niya ginawa yung mga tao? Bakit niya ginawa yung buong sanlibutan? Kung puro naman ang pinapakita nito ay kasamaan, diba? Pagnanakaw, pagpapatay, no? Murder, yan. Exodus 20 verse 13, no? Napakaraming wickedness, kumbaga. Napakaraming kasalanan na talaga. Na sobrang galit niya, napuno siya, at nagsisipa siya kung bakit niya ito nagawa, no? Pero, yun nga, sinabi na si God, naawa pa rin, may salvation pa rin dahil kay Noah, no? Si Noah na lang yung pamilya ni Noah yung niligtas niya, no? Sabi niya, ang arka na ibinigay ng Diyos sa pamamagitan ng masunuring pananampalataya ni Noah, kasi sobrang masunuri ni Noah, ay naging isang kapansin-pansin illustrasyon na magiliw na pagliligtas ng Diyos. Yan. Yan ang talaga ano, yung salvation. Diba? Pag nagalit si God, pinakita niya sa atin yung wrath niya. Diba? Yung parusa. Yung pag-wipe out niya sa humankind. Naaawa pa rin siya. Nagbibigay pa rin siya ng paraan sa atin para masalba tayo. No? The entire story refigures God's ultimate saving vessel. Jesus Christ, who resides not just one family, but all who will come to Him in faith. Yan. So, sa mga hindi nakaintindi masyado nun, ang buong kwento ng naglalarawan sa tunay na nagliligtas sa sisidlan ng Diyos, si Jesus Cristo, na tumatanggap hindi lamang ng isang pamilya. Diba? Hindi lang isang family yung isisave. Kundi lahat ng lalapit sa Kanya ng may pananampalataya. Ayan.
So, kung naniniwala ka, nananampalataya ka na isasalba kami ng Panginoon itong mundo namin, itong earth natin, itong Pilipinas nating mahal, isasalba ng Panginoon ang kapwa, mga kapatid natin. Yan. Matatanggap natin yung salvation na ibinibigay sa atin. No? Have you ever made decision to climb on board? Or are you still outside trending waters in the rising tide? Yan. So, napagpasyahan mo na ba umakyat sa barko? O nasa labas ka pa rin at tumatahak sa tubig, sa pagtaas ng tubig? Yan. So, nasan daw tayo doon? Nandun pa rin ba tayo daw sa ano? Sa nakaakyat na ba tayo sa barko? Nag-decide na ba tayo na umakyat dun sa barko? Yung pag-akyat sa barko, ibig sabihin nun, di ba, yung salvation nga, binibigay sa atin ni God, di ba? Baga natanggap mo na ba si Kristo sa puso mo? Di ba? Tinanggap mo na ba siya ng buong puso mo na, Lord, ayoko na mabuhay mag-isa. Gusto ko ng pagod na ako. Gusto ko ng matapos ng buhay ko na to. Ilaalaan ko na po ito para sa inyo. Kayo na po ang gumabay sa akin, kung saan ako dapat mapunta. Diba? Sa kanya mo ibigay. Yung bangka, di ba yung salvation, yun yung bangka ni Noah. Umakit ka na ba dun sa salvation? Sumampa ka ba sa bangko? Sa bangka? O nandun ka pa rin daw sa tubig, nagtatry na lumangoy na mabuhay. Diba? Nagtatry na mag-survive mag-isa. Nagtatry na mabuhay kahit walang Diyos. Ako ngayon, ini-encourage ko kayo lahat na sumampa na tayo dun sa barko. Maging seaman na tayo lahat. Biro lang ha. Ibig sabihin ko, sumampa na tayo dun sa salvation na binibigay sa atin ni God. Yung kaligtasan na binibigay niya sa atin. Huwag na nating ipangbualang bahala yan. Yung salvation, nandyan yan. Ililigtas ka niya. Pero kailangan pumasok siya sa'yo. Kailangan pumasok siya sa puso mo. Hingin mo sa kanya. Let's pray ah, para yung kaligtasan nyo, matanggap nyo, no? Kailangan talaga makapunta tayo lahat sa as much as possible, maingganyo natin lahat ng kakilala natin, mga kaibigan natin, kahit kahaway pa natin na mapunta sa Panginoon, na masalba sila yung saving grace ni God, yung binibigay niya sa atin para yung kaligtasan ng ating kaluluwa na mapunta tayo sa Panginoon, sa langit, hindi sa impyerno, hindi sa mga masasamang gawain, hindi sa mga makakasalanan na mga gawain. Yan. So, in-encourage ko kayo na kung alam natin nagkasala tayo, nagkamali tayo sa Panginoon, humingi tayo ng tawad. Ask for forgiveness. Diba? And make sure na wag na talaga natin ulitin kung ano man yung nagkamali tayo. Kasi yung saving grace nga ni Papa God, nandyan yan. Diba? Humingi ka ng tawad. Lahat ng kasalanan, alam niya yan. Sa buong mundo, nakikita niya lahat ng kasalanan natin. At siya lang din, siya lang ang makakapagbigay sa atin ng kapatawaran. And that forgiveness, pag natanggap natin, hingin din natin yung kaligtasan, no? Kaligtasan ng alin? Ng ating kaluluwa. Ng ating kaluluwa. Kaligtasan natin na pumapanig na tayo sa Panginoon. Ngayon, magbabago na tayo. Di na natin ulitin yung mga masasamang gawain natin dati. Diba? Tapos, try to do, better decisions. Make better decisions na alam mo, mas makakabuti sa'yo. Diba? So, let's pray na, no? Kasi hahaba to. And I want to have another, next topic natin would be for abortion. So, yun. So, kung may salvation, may kaligtasan, syempre, meron din tayong iba pang topic na kailangan natin pagtuunan ng pansin at bigyan ng halaga para sa mga taong nangangailangan. Ito'y tulong sa inyo at
So let's pray now. Heavenly Father, we come to you today seeking healing and restoration for the sick and weary. Remove their pains and grant them healing miracles by your mighty hands. Help them to know that you don't give trials we cannot face because we never face them alone. Through the power of your name, I destroy, cast down, shattered any stronghold that is keeping them from living complete freedom and victory in you. Come, their timid hearts, and bring rest to the weary places. Isaiah chapter 38, verse 16 to 17 says that, Lord, by such things people live, and my spirit finds life in them too. You restore me to health and let me live. Surely it was for your benefit that I suffer such anguish. In your love, you keep me from the pit of destruction. You put all my sins behind your back. Lord, please heal every sick and anxious heart. Give them divine strength. There is no one who has the power to heal except you, Jesus. Psalms 34 verse 9 says that the righteous person may have many troubles, but the Lord deliver him from them all. Keep them safe under your protection. You are a great healer. Send forth your word and heal every sick and weary heart. In Jesus' name we pray. Also, sundan niyo po ako. Ama, humihingi po ko ng tawad sa lahat ng mali kong nagawa, sa lahat ng kasalanan ko. Hindi ko na po uulitin. Pumasok po kayo sa aking puso, gagawin ko po kayong Panginoon at tagapagligtas. In Jesus' name we pray. Amen. Yan. So sa mga lahat na nag-pray, sumabay sa prayer natin, tumanggap kay Jesus, salamat po at sana po makatulong din po kayo sa iba na nangangailangan nitong ating mga small clips na mga videos. I-share nyo po and i-like nyo rin po tayo. Meron din tayong YouTube channel. Paki-subscribe na rin po para po sa mga pang-araw-araw nyo pong gabay. Yan po. So, hindi ko na papahabain to. Till our next video. Thank you and ciao!